when I enrolled po sa CBRC, it really changed the game. Kasi ang classes po doon, they didn't even feel like classes kasi it was fun, motivating po, and the lecturers, super helpful po. Especially, ang books po, ang yellow book and ang bullets, very helpful, very easy po ang pag-study because of those. Umani ng maraming pagbati si Ma'am Danalyn May Evangelista matapos lumabas ang resulta ng LET at mapabilang sa hanay ng mga top-notchers. Ngunit bilid nga sa kaalaman ng iba, minsan na siyang nawalan ng loob na ituloy ang pagkuha ng lisensya. Diba, I graduated po tapos my class and magna cum laude. So, expected po ng lahat na itatake ko na dapat yung LET noong September pa lang, right after graduating. Kaya lang, I don't know, siguro po, binigay ko lahat sa school just to make my parents proud, ganyan. And then, umuwi po ako ng Pangasinan for a short vacation. Tapos pagbalik ko po ng Iloilo to pati na po sana, I just couldn't find the strength and the will to review. As in, I don't know kung bakit po ako naging super unmotivated. Siguro because of the pressure na rin po. And, I don't know, siguro stressful time lang po talaga rin for me. Subalit sa tulong ng CBRC, muling nanumbalik ang kanyang lakas ng loob. Muli niyang inalala ang pagnanais makapagturo ng special education para sa mga nangangailangan. At hindi niya lamang pinasa ang LET. Nakakuha pa siya ng 91.80% passing rate. Ay, nung time po na sa March, wala na pong pressure because I changed my mindset din po na from pressure, I changed it into inspired. Kasi sabi ko, iisipin ko lang po na puro pressured and pressured ganyan. Wala po sa akin mangyayari. So sabi ko, what if I turn it into an inspiration and see that people are actually believing in me? So bakit hindi na lang yun po yung isipin ko para ma-help ko palalo yung self ko to reach that goal? Kasi everyone's believing in me and it, ano na lang po, parang bali, self ko na lang yung kulang, kumbaga gano'n. So I changed the mindset from pressured to inspired po. For me, kasi being a teacher, it means having the power to change one class and one child at a time. It means inspiring other kids and inspiring the next generation. And for me, that's a huge power. So my message to all the aspiring teachers and top-notchers, siguro ano lang po, just keep doing your best and binigyan po sa atin ni Lord itong blessing na to, itong ability na to. So dapat gamitin po natin to the best that we can. And again, ulitin ko po, life is not a race. If at first hindi mo nagawa, just keep putting in great effort and trusting the Lord and trusting yourself and eventually you will get where you want to be. Yun po.